backlash ng Commission on Elections, ipinatupad sa talisayan ni Samis Oriental. Bago silang nasanggol, natagpo ang nakasigid sa karton. Satellite Business One-Stop Shop, nagpapatuloy sa Valencia City, Bukidnon. Maayong adlaw, Pilipinas. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-14 ng Pebrero, 2022. Ako si Via Sacramento. Narito na ang mga balitang nakalap ng ating mga Eagle News correspondent dito sa iba't ibang dako ng Mindanao. Sa detalye ng ating mga balita, ipinatutupad na sa bayan ng Talisayan ni Samis Oriental ang pagbabaklas sa mga campaign materials ng mga politiko na hindi nakasunod sa alituntunin ng Commission on Elections. Narito ang report ni Rian Grace Lobronio. Sinimula na ang offline baklas, pagbaklas ng mga campaign materials ng mga politiko na hindi nakasunod sa tagubilin ng COMELEC. Noong Pebrero 11, 2022, alas 9 ng umaga, sa pangungunan ng Talisayan Fire Station personnel, Acting Municipal Fire Marshal Inspector Jose M. Pajaron Jr. sa pagsubaybay ni Regional Director Fire Station na Superintendent Carlos T. Dueñas, DSC at Acting Provincial Director Fire Chief Inspector Wilfredo A. David ay lumaho kasama ang COMELEC, PNP Talisayan at DPWH. Buong higpit na ipinatupad ang offline baklas upang igalang ng mga politiko ang mga designated common poster areas. Samantala, patuloy na ipinaalala ng COMELEC alinsunod sa guidelines ang sapat na laki ng posters. Para sa kanilang headquarters ay 3x8 feet lamang. Ang lalampas sa itinakda ay tatanggalin. Rian Grace Gabronio para sa Aguila Probinsya, matatag, matapang, matapat. Sa Iligan City naman, nagsagawa na rin ang pagtatanggal ng mga political poster o political ads ng mga national candidates ang Task Force Baklas. May detalye si Jeffrey Alumactod. Ang mga miyembro ng Task Force Baklas ay nagsasagawa ng pagtatanggal ng mga political advertisement o political poster sa mga national candidates. Ilang buwan na lang ay eleksyon na at meron ding mga political poster na siyang dumarami bilang isa sa kanilang pamamaraan upang makilala ng mga tao. Pero ang karamihan sa mga poster ng mga national candidates na nakita nila sa national highway tinanggal bilang pagsunod sa mga patakaran ng COMELEC na siyang nakasaad sa Commission on Election Resolution No. 100730 o kinala sa tawag na The Fair Election Act. Habang may mga poster naman ng mga local candidates na tinanggal, dahil na rin manakita ang paglabag sa batas kagaya na lamang ng pagdidikit sa mga punong kahoy sa clause sa road right of way o di naman kaya ay paglabag sa ibinigay ng mga sizes ng mga poster ng COMELEC. Paliwanag ng mga membro ng Task Force Baklas na wala silang nilabag na batas dahil ang kanilang ginawa daw ay alinsunod sa batas at wala silang dinadapig ang mga kandidato sa pagtanggal ng mga poster. Ang Task Force Baklas ay pinangunahan ng COMELEC, DENR at DPWH, habang sa sigurado naman ay ang Iligan City Police Office at ang 41st Company ng 4th Mechanized Infantry Battalion. May mga lugar na natukoy ang COMELEC na pwedeng lagyan ng mga political posters. Layunin nila na madisiplina ang mga politiko maging ang kanilang mga supporters na sumunod sa batas. Jeffrey Lumacton, matatag, matapang, matapat. Ipinatutupad rin ng pulisya sa bayan ng Mulawin sa Bonga del Sur ang No Permit No Political Rally. Si James Brian Fuentes para sa detalye. Hihigpitan ng mga tauhan ng Mulabi Municipal Police Station dito sa lalawigan ng Sambuanga del Sur ang mga nasyonal at lokal na kandidato sa kanilang mga political rally. So yung isang kandidato na or partido na magkakandak po ng kanilang mga rallies or campaign ay mag-secure muna sila ng permit. In relation to that resolution number 1073. Sa ilalim ng COMELEC resolution number 10732, limitado lang ang mga supporter na sasakay sa mga sasakyan na gagamitin sa pangangampanya. Ko yung itong resolution number, COMELEC resolution number 1073 na-create po dito yung tinatawag po na municipal sa level po namin dito sa municipality.
the municipality municipal committee on campaign center. May panawagan si Asdanis sa mga kandidato. Nawagan na rin ako sa ating mga tumatakbong mga itong mga kandidato sa darating na national and local election. Sana po na i-adhere lang po natin yung mga guidelines na ito, sundin po natin. Lahat naman po ito ay talagang sinet na po ng government para maging maayos po yung ating darating na national and local election. At para lubusan na maipatupad ang COMELEC Resolution Number 10732 at ang Safety and Health Protocol, naglatag ng mga PNP checkpoint sa mga national highway sa Zamboanga del Sur. Magiging nakakatulong po sa pagkakaroon ng magandang relasyon ang police at ang community. Puspusan na ang mga COMELEC checkpoint dito sa Zamboanga del Sur. Ngayong simula na ang kampanya sa mga national candidate. Mula dito sa Zamboanga del Sur, James Brian Pintis, matatag, matapang, matapat. Isinagawa naman sa siyudad ng General Santos ang launching ng Secure, Accurate, Free or Fair National and Local Elections 2022. Si Loris Ann Oliverio para sa detalye. Formal na isinagawa dito sa lungsod ng General Santos ang launching ng Safe NLE 2022 na ang ibig sabihin ay Secure, Accurate, Paper Elections, National and Local Election 2022. Ito ay inilunsad sa Camp Fermi Lira Jr. noong Pebrero 11 na inorganisa ng Philippine National Police Regional Office 12. Ang naturang aktibidad ay dinaluhan na 112 bisita na nagmula sa PNP, government agencies, iba't ibang organisasyon at mga kumakandidato para sa lokal na posisyon na kung saan 6 na po sa kanila ang dumalo. Ayon sa pahayag ng Chief PIO na si Police Superintendent Adrian M. Gonzalez, bahagi ng programang ito ang signing of peace covenant upang pag-isahin ang mga lokal na kandidato ng lungsod at bilang simbolo ng pagkakaisa na hindi sila masusumpungan sa alinmang pagkakasakitan at pagkakasiraan upang maging matiwasay at mapayapa ang gagawing eleksyon. Kami po ay nananawagan palagi mo sa mga kababayan natin na makipagtulungan kayo, mag-cooperate lamang kayo sa inyong kapulisan. At para magiging effective kami, kailangan namin yung cooperation ninyo at wala naman kaming gagawin kundi para sa kayo sa naman ng lahat. Samantala, patuloy ang ginagawang pagkahanda ng mga nasa pulisya sa darating na May 9, 2022 elections. Dagdag pa ni Police Superintendent Gonzalez, nakalatag na aniya ang lahat ng security plan na susundin kung sakali mang magkaroon ng election campaign rally at caravans ang mga politikong kumakandidato sa iba't ibang posisyon. Patuloy naman ay pinagbabawal ng mga nasa pulisya ang pagdadala ng baril at matutulis na bagay sa panahon ng caravans at namamalaging ipinapatupad ang mahigpit na pagsunod sa mga health protocols. Ako, Doris Oliverio, para sa Avila, Pilipinas. Matatag, matapang, matapat. Samantala, pinuri ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 11 ang lubusang pagsunod ng mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan sa rehiyon sa pagpapatupad ng safety at health protocol. May detalye si Richard De La Cruz. Pinasasalamatan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Regional Director, ang suporta ng mga operator ng pampasahirong sasakyan sa Northern Mindanao. Mag-address sa health protocol para maiwasan ang hawaan ng virus. Kami po sa LTFRB, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga drivers, mga conductors ng public utility buses, no? Kasi sumusunod sila sa ating mga quarantine na checkpoint. Pinapababa yung ating mga pasahero at tinitingnan yung kanilang mga vaccination card, no? Hindi naman na imposito yung no vaccine, no ride policy. Pero halos lahat ng ating mga pasahero dito vaccinated. At halos lahat din ng ating mga drivers, conductor, ay fully vaccinated. May iba pa nga dyan,
naka-booster vaccine na. Ayon naman kay Police Captain Binhamin Alvarez ng Regional Mobile Force Battalion Police 10, sa mga boundary papasok at palabas ng kanilang area of responsibility, mahigpit na pinapatupad ang seguridad at health protocol. Dahil ito ang marching order ni Police Brigadier General Binhamin Acurda Jr. Siguridad ng ating mga tao yakin sa health standard protocol kasi talaga natin ang support masyadong ating iniibigan ng papasok at palabas ng ating probinsya. Para sa Agila Pilipinas, Richard de la Cruz, matatag, matapang, matapat. Ang iba pa nating mahahalagang mga balita sa aming pagbabalik. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, isang bago silang nasangkol ang natagpuan sa Barangay Puting Balas, Talisayan ni Samis Oriental na iniwang nakasilid sa karton. Patuloy pa ang inaalam ng mga otoridad ang ina ng nasabing sangkol. May detalye si Rian Grace Logroño. Isang babaeng batang sanggol ang natagpuang nakasilid sa karton noong Pebrero 10, 2022, sa ganap na alas 9:40 ng gabi. Iniwan ang nasabing sanggol sa pintuan ng Maamo Residence sa Purok Unog, Barangay Puting Balas, Talisayan, Misamis Oriental. Agad naman na narescue ang sanggol ng Talisayan Municipal Police Station sa pangungunan ni Police Senior Master Sergeant Orlando Condes kasama si Police Corporal Jane Ann Camano, WCPD Police Non-Commissioned Officer, sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Major Bermil G. Alinas, Officer in Charge, at ng Pangulo ng Municipal Social Welfare Development Office ng Talisayan na si Mr. Spencer Rosabal. Sa ngayon, dinala na ang sanggol sa Talisayan Misamis Oriental Provincial Hospital para sa tamang pangangalaga at sa pangangailangang medikal at physical na eksaminasyon. Hanggang ngayon ay patuloy pang inaalam kung sino ang ina ng sanggol. Samantala, patuloy na tumatanggap ng mga donasyon ang Talisayan Police Station para sa gamit ng sanggol. Rian Grace Logroño para sa Agila Probinsya, matatag, matapang, matapat. Napatay ang isang miyembro ng New People's Army matapos makainkwentro ang tropa ng militar sa lalawigan ng Surigao del Norte. May detalye si James Juanite. Patay ang miyembro ng New People's Army pagkatapos ng sagupaan sa lalawigan ng Surigao del Norte. Habang nagsagawa ng combat operation ang tropa ng 38th Infantry Battalion ng Philippine Army, naengkwentro nila ang 10 lalaking miyembro ng New People's Army. Umabot ng 25 minutes ang sagupaan na rumisulta sa pagkasawi ni Ricky Vocalis Rosaldo alias Renz. Nasamsam ang iba't ibang kagamitan kasama ang isang IED na may kasamang detonating device, magazines ng M16 rifle, bandolier, bala, gamot, subversibong dokumento, pagkain at personal na kagamitan. Nagpapasalamat si Lieutenant Colonel Ryan Charles Calianta, pinuno ng 30th IB sa mga sundalo sa kanilang kagitingan at katapatan, maging sa mamamayan sa patuloy na suporta para makamit ang kapayapaan sa buong probinsya. Ako si James Juanite, matatag, matapang, matapat. Samantala, naaresto ng mga otoridad sa Dipolog City ang isang lalaking nagtutulak ng shabu sa isinagawang joint by bus operation. May detalye si Roosevelt Mundinido. Aristado ang isang suspek na nagtutulak umano ng ipinagbabawal na gamot sa isinagawang joint drug by bust operation ng intelligence operatives sa City Drug Enforcement Unit sa Dipolog City Police Station na pinangungunahan ni Police Lieutenant Kent B. Goodmalin, Intelligence Officer. Ilalim din sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Edwin Diverson, Acting Chief of Police, kasama ang mga personahe sa Zamboanga del Norte Provincial Drug Enforcement Unit o GNPDO na pinangungunahan ni Police Lieutenant Cleo Fernandez Juan, Regional Mobile Force Battalion o RMFB9, Provincial Mobile Force Company o PMFC at Zamboanga del Norte Philippine Drug Enforcement Agency o JNPDA. Bandang alas 9:53 ng gabi,
Pebrero 10 sa may Porocluer Banikap, Barangay Galas, Dipolog City. Kinilala ang suspek na si Danilo Puentes Pacres, 51 anyos, binata at residente sa Barangay Santa Filomena, Dipolog City. Nakumpiska mula sa posisyon at kontrol ni Danilo ang anim na maliit na pakiti ng pinaniniwalaang shabu. Isang maliliit na pakiti ng shabu na binili ng pusher buyer mula ni Danilo as by best evidence. Isang open transparent plastic cellophane as container ng shabu, 500 piso bill serve as by best money at isang unit ng motorsiklo. Bandang alauna 13 ng madaling araw, Pebrero 11, 2022, ibang suspek na naman na kinilalang si Junabin B. Galipuso na umano'y nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot ang inaristo sa susamang otoridad na pinangungunahan ng Intelligence Operatives sa JNPDO. Nakumpiska mula sa posisyon at kontrol ni Junabin ang tatlong maliit na pakete ng pinaniniwalaang shabu. Isang maliliit na pakete ng shabu na binili ng pusher buyer mula ni Junabin as by best evidence. 500 piso bill serve as by best money, isang white band paper at isang basiyos sa kahang sigarilyo as container ng shabu. Dinala sa Provincial Crime Laboratory Office ang dalawang suspek para sa drug testing. Kasali na ang nakumpiskang drug items para sa chemical examination. Samantalang nasa kustodiya na ng Dipolog City Police Station si Danilo at Junabin, habang hinihintay ang tamang kaso na isasampa ng korte laban sa kanila. Roosevelt Mondenido, matatag, matapang, matapat. Nakatanggap naman ng iba't ibang tulong ang mga former rebels sa bayan ng Claveria, Misamis Oriental, kasabay sa kanilang pagunita sa Peace and Conflict Resolution Fund. May detalye si Laura Pobadora. Nakatanggap ng tulong ang mga former rebels sa Claveria, Misamis Oriental na nagmula sa isang pribadong organisasyon bilang bahagi ng kanilang Peace and Conflict Resolution Month. Outreach program na isinagawa sa headquarters ng 58th Infantry Battalion sa Sityo Midbanday, Barangay Poblasyon sa nasabing bayan. Bawat pamilya ng FR ay nakatanggap ng care packages na naglalaman ng bigas, food packs at iba pang mga grocery item. May 30 bata na bigyan ng hygiene kits na naglalaman ng tsinelas, toothpaste, toothbrush, shampoo at sabon, kasama ang mga staff loot bag na naglalaman din ng goodies for the kids. Binigyan din ng snacks ang lahat. Inisyatiba ng organisasyon na magsagawa ng mga socio-economic na intervention sa mga geographically isolated and disadvantaged area na naghahangad na makamit ang tinatawag na sustainable at inclusive development. Kaunlaran na lahat ang makabenepisyo kasama na ang mga nasa pinakaliblib na lugar sa rehiyon. Laura Pobadora para sa Agila, Pilipinas, matatag, matapang, matapat. Magbabalik pa ang Agila, Pilipinas. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, natanggap na ng ilang mga bayan sa Misamis Oriental ang kanilang mga pondo sa ilalim ng Support to Barangay Development Program. May detalye si Laura Pobadora. Natanggap na ng mga bayan ng Claveria, Lagunglong at Salay, Misamis Oriental ang kanilang mga pondo sa ilalim ng Support to Barangay Development Program. Pundo para sa kanilang non-infrastructure project o livelihood project sa mga barangay na kinilalang geographically isolated and displaced area. Mga barangay na dati nang binigyan ng hatid serbisyo na kabahagi ng End Local Communist Armed Conflict Program. Natanggap nila ang mga cheque na nagkakahalaga ng Claveria 4,125,000 pesos, Lagunglong 2 million pesos, at sa Salay 9,200,000 pesos na may kabuuang 15,325,000 pesos. Isa itong National Priority Program na naglalayong suportahan ang mga programa at proyekto ng barangay upang matiyak ang ligtas at produktibong pamumuhay ng bawat individual sa komunidad alinsunod sa Executive Order No. 70. Mga aktibidad na ipinatupad na may whole nation approach mula sa national, provincial at lokal na pamahalaan laban sa insurhensiya, para sa kaunlaran na mapapakinabangan ng mga residente ng bawat komunidad, lalo na ang mga nasa pinakaliblib na dako. Laura Pobadora para sa Mataan ng Agila, matatag, matapang, matapat. Sa Valencia City, Bukidnon naman,
ito. Sa Valencia City, Bukidnon naman, nagpapatuloy ang isinasagawang satellite business, one-stop shop na naglalayong mas mapadali ang pag-renew at pagproseso ng mga business permit at lisensya sa kanilang lugar. May detalye si Christina Adaro. Kasalukuyang isinasagawa ang satellite business one-stop shop na matatagpuan sa ground floor Robinson's Place, Valencia City, Bukidnon. Ang nasabing aktibidad ay nagsimula na noong February 7 at inaasahang matatapos hanggang February 18, 2022. Ito ay isang pamamaraan ng lokal na pamahalaan ng lungsod upang mas mapadali ang pag-renew at pagproseso ng mga business permit at lisensya. Simula noong February 3 ay umabot na sa 2,400 ang nag-renew at 197 ang nakakuha na ng business permits. Sa kasalukuyan naman ay 293 ang nag-renew at 37 ang nakakuha ng mga motorella permits. Hinihikayat naman ang mga hindi pa nakakakuha na kung maaari ay bumisita na sa nasabing mall o sa City Hall covered court na handa ring tumanggap ng mga aplikante. Ako si Christina Adaro para sa Aguila, Pilipinas. Matatag, matapang, matapat. Sa Misamis Occidental, pinangunahan ng mga tauhan ng Oroqueta City Police Station ang isinagawang barangay Nihan Caravan. Si Cez Nicole Bazar para sa detalye. Upang lalong mailapit ang pulisya sa mga mamamayan, pinangunahan ng Oroqueta City Police Station ang pagsasagawa ng Duterte Legacy Barangay Nihan Caravan towards National Recovery sa Barangay Victoria, Oroqueta City, Misamis Occidental. Sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Joel Nakwa, officer in charge ng Oroqueta City Police Station, na mahagi ang mga pulis ng food packs, gamot, vitamina at keychains na may PNP hotline number sa mga residente. Nagkaroon din ng libreng medical check-up, circumcision at feeding program. Nasa 78 mga pamilya at 80 mga bata ang naging mga benepisyaryo. Lumahok din sa aktibidad ang mga kinatawa ng City Health Office, TESDA Oroqueta, Department of Public Works and Highways, 10th Infantry Battalion ng Philippine Army, Misamis Occidental Medical and Dental Team at iba pang stakeholders. Lubos naman ang pasasalamat ng mga taga-barangay Victoria sa pangunguna ng kanilang barangay captain na si Mary Ann Rubante. Says Nicole Bazar, para sa Aguila, Pilipinas, matatag, matapang, matapat. Samantala, formal lang pinirmahan ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng pamahalaang lalawigan ng Misamis Oriental at pribadong kumpanya mula sa Netherlands. Kasama ang First Community Cooperative para sa itatayong pinakaunang pandaigdigang pabrika ng Coco Paling. May detalye si Laura Cobadora. Nagsagawa ng Memorandum of Understanding signing para sa itatag na pinakaunang pandaigdigang pabrika ng Coco Palit sa Misamis Oriental. Kasunduan sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan at ng pribadong kumpanya mula sa Netherlands, kasama ang First Community Cooperative. Isa itong partnership project na itatag sa loob ng Misamis Oriental Provincial Agriculture and Development Complex na nasa Barangay Anii, Claveria. Hangarin ng Provincial Agriculture Office na pinamumunuan ni Mr. Jose Apuluay Pakamalan na masilyuhan ang layunin at responsibilidad ng bawat ahensya para sa pagbuo ng programa. Inaasahan na ang programa ay makagawa ng tarima na gawa sa bunot ng niyog o coconut husk at maibahagi ang proyekto sa 5 munisipalidad sa lalawigan gaya ng Balingasag, Claveria, Villanueva, Taguluan at Hasaan. Aktibidad na magbibigay ng pagkakataon na paunla rin ang industriya ng niyog. Bukod pa nito, magbibigay ang proyekto ng karagdagang kita sa mga magsasaka. Mapababa ang pagputol ng mga punong kahoy na gagawing wooden pallet. At mapaunlad pa ang pangkalahatang sektor ng agrikultura. Laura Pubadora para sa Aguila, Pilipinas, matatag, matapang, matapat. Inilunsad na rin ng pamahalaang panlalawigan at ng Provincial Agriculture Office sa bayan ng Claveria, Misamis Oriental, ang corn silage production. Ang iba pang detalye ating alamin kay Laura Pobadora. Inilunsad ang corn silage production sa Misamis Oriental para sa kapakanan ng lahat ng dairy livestock at corn farmers sa probinsya. Layunin ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng Provincial Agriculture Office sa ilalim ng pangangasiwa ni Mr. Jose Apulo Pakamalan na makaproduce ng 400 metric tons ng corn silage na siyang magiging alternatibong pagkain ng mga dairy livestock na binubuo ng mga alagang kambing at baka.
Ayon sa datos na nakuha, may tinatayang humigit kumulang 4,000 dairy cows at mahigit 1,600 dairy goats sa Mindanao. Kaya naglalayon ang ahensya na maging producer ng corn silage na magsisimula sa pagbili ng mga harvested corn mula sa mga magsasaka at idaan sa proseso. Chopper machine na matatagpuan sa Misamis Oriental Provincial Agriculture and Development Complex na nasa Barangay Anii, Claveria. Nagpapasalamat ang ama ng lalawigan sa iba't ibang sektor sa pagsusumikap na maisakatuparan ang lahat ng mga hangarin na magbubunga ng sustainable development sa bawat komunidad. Laura Pubadora para sa Agila, Pilipinas, matatag, matapang, matapat. Nadagdaga naman ang isang bagong doktor to the barrio ang bayan ng Salay sa Misamis Oriental. Nagbabalik si Laura Pubadora para sa detalye. Nadagdaga na isang bagong doktor to the barrio ang bayan ng Salay, Misamis Oriental. Ikinagalak ng lokal na pamahalaan ang ginawang courtesy call ng bagong nakatalagang doktor sa barrio, Dr. Dale Christian Ipil. Sa kasalukuyan, ang bayan ay may dalawang medical doctor na at isang rehistradong nurse. Malaking tulong ito sa mga residente sa mga komunidad. Sa kabilang banda, sa ginawang courtesy call ay natanggap ng LGU ang Special Recognition Award mula sa Department of Health ng Region 10 bilang pagkilala sa matagumpay na pamamahala at pagpapanatili ng 1 DOH Certified Temporary Treatment and Monitoring Facility sa panahon ng COVID-19 pandemic. Laura Pubadora para sa Agila, Pilipinas, matatag, matapang, matapat. At yan ang mga balitang nakalap ng ating Mindanao TVC correspondents. Subaybayan kami sa Radyo Agila YouTube channel mula Lunes hanggang Biyernes at Agila Pilipinas Weekend tuwing Sabado para sa mahalagang kaganapan dito sa Mindanao. Matapat na nagbabalita sa inyo, matapang sa paghahanap ng katotohanan, matatag na dadagitin ang bawat impormasyon. Ako si Via Sacramento, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And believe, interesting times.